everyone, I'm Rika. I'm Paula. We're sisters. We're moms. And we're nerds. That's why we're starting this vlog, actually. For those of you who are a bit concerned talaga, oh, hindi mo yung nagtataka. Wondering why. Why are we doing this? Because there are a lot of common things about us. And I think one of the most striking things na parang we're passionate about. Researching, actually. When we're into something. So right now, that's motherhood. We really get into it. So, hindi namin alam kung anong kinain ng nanay namin habang buntis siya sa amin. But you know, there is a place for this and it is this vlog. Mm-hmm. We want to help other moms out there and other women eventually with the other topics that we've been brainstorming about. Gusto lang naming makatulong by researching with you guys. Mm-mm. So our first episode is going to be on, well, first set of vlogs is going to be on motherhood, and it starts with the most important question. I'm pregnant, what's next? Oh, ikaw, anong paano mo na unang nalaman na pregnant ka? Ano nangyari? Tell us what happened. Actually, sobrang hilig ko kumain ng isang pagkain. As in, meron kasing kinook si daday, yung aming na tumutulong sa bahay na mag... Yes, daday is the household genius. Correct. Anyway, so meron siyang niluto na parang fried talong with vegetarian bagoong kasi I'm vegetarian. So, ang tagal ko nang di nakain yun. Kasi ko, oh my God, sobrang sarap pala nito. Doon mo kaya na figure out na. Inakala ko na miss ko lang. Mm-mm. Tapos, after a while, siko, teka lang, but hindi na umaalis. One week na yun, parang yung kinakain ko. Nag-decide ako na siko, baka naman pala pregnant ako. Pero regular ka ba? Regular ba yung menses mo? Oh, regular. Pero hindi ako nagka-count. Hala ka nag-test. Where did you Sinabi do it? Sinabi ko kay Charlie, sa husband ko, na, oh, baka pregnant pa na ako. Oh. So, sorry, kasi kaya mag-test kami. Siya yata yung bumili ng test. Tapos, alam mo, totoo yan ha. Yung una mong test, usually, hindi mo alam. Oh, parang, oh, I mean, hindi naman sa nakakabobo. Pero parang ganun din kasi may instructions naman. Wala ka naman, parang, experience eh. Oo. So ngayon, buti pinicturean ko kasi alam mo ang ginawa ng asawa ko. Tinapon niya kaagad sa basurahan kasi daw may ihi. Okay. Ay, mag-change ka na ng diaper in the near future. Okay, medyo similar yung sa akin. Uh-oh. Ako naman, since we have been trying, I also got an app that tells me, medyo regular ako, sobrang regular. Uh-huh. So yung isang skip ko pa lang, parang nag-isip na ako, ito na kaya yun. Yung kay Philip to. Oo, first time ko talaga nalaman. So, I got the pregnancy test. Tapos yun nga, mababasa mo naman, di ba, na dalawang lines. Kaya lang yung sa akin kasi, faint yung second line. And I did it at like 4 in Mas the morning. Mas nakaka-confuse yun eh, parang ano pa talaga. Oo. So, mag-isa lang ako, sabi ko, so ano to? Parang... oo ba o hindi? Pareho kami, tinapon ko. Tapos parang sabi ko, hindi pala ako pregnant. Kala ko lang kasi faint nga yung second line. Tapos humiga na ako. Pero parang paghiga ako, sabi ko, alam mo, check ko nga. Buti na lang may Google. Ginugle ko, two lines, faint line, ganyan. Apparently, so many women ask, parang is a faint line considered positive? Yeah, is it considered positive or not? So when I saw na positive pala, then I don't remember na ho. Basta meron akong pinacheck. Tapos sabi niya, congratulations, you're pregnant. Ganyan. So parang, dun ko nalaman na yun pala yun. Sa mong tawa lang talaga ako na yung faint line pala, it means kahit gaano pa ka-faint yan, take note. Oo. Kahit gaano pa ka-faint yan, positive yan. Bihira lang actually, ang false positive. Yun na nga. Sinabi ni Ate Belle yun, nung aming sister-in-law na doctor, na bihira yung false positive. Mas malaking chance ang ng false negative. Yun. So, if you are pregnant, even if it's a faint line, congratulations! Yes! Now that we know that you're pregnant and you're probably rejoicing or maybe you're crying, I don't know what you're feeling right now, but probably you're also asking the question. So, ano na? What's next? What's next? We're just gonna run down like some of the basic
And we feel like the most important things that you could already do right now. So first is research. Actually, for me, take folic acid. Diyan ang natutunan ko sa'yo. Buti na lang nauna ka sa akin. Kasi hindi ako nagpo-folic acid because I wasn't really planning naman. Yung iba kasi alam ko, if you go to a doctor na kahit hindi ka pa buntis, yun ay sasabihin sa'yo na parang talaga mo nagpa-plan ka na. Kami, parang kumbaga, if it comes, if it will come, ganun. Hindi kami nagtitake ng any vitamins or whatever. Buti na lang, yun ang unang sinabi ng kapatid ko sa akin. Ikaw nagsabi sa akin na mag-folic acid ka na. So, yun ang unang-una kong ginawa. Totoo naman yun. Oo. Kasi sa formation, formation of baby, lalo the first 3 months, I parang think. Parang susupport mo lang siya. And I would have to add, if you're going to take folic acid, make sure that you've got a really good brand or something na malinis talaga yung pagkakagawa kasi that's for you and your baby. Kung ako, marami kasi akong binasa, no? Pero ang pinaka, marirecommend ko talaga yun. Ina? Okay. Ina's Maze Guide to Childbirth. Actually, siya rin yung nag-introduce sa akin noon. But you know what? Nako! Ako nagsasabi sa kanya, dapat mag-natural birth juice ni siya naniwala sa akin. Ang story kasi, ang story kasi niyan, meron talaga akong back problem. So yung back issue ko, nagkaroon ako ng spine desiccation, tapos parang merong konting slip disc, ganyan. I think it was around 2009, hindi ako nakalakad at all, or 2010. 1 month akong nag-work from home, tapos, yun, nagpa-check ako, yun nga, parang maraming issues dun sa back ko. So much na sobrang takot na ako na I make sure not to gain more weight pa talaga. Actually, doon ko nalaman na, uy, tumaba ako kasi sumasakit na yung likod ko. I don't even check yung mga pound, ilang pounds, ganyan. I made sure to parang keep that, ano, ito yung parang maximum na pwede ko na hindi sasakit yung likod ko. Kasi ko, oh my God, hindi pwedeng hindi ako mag-gain ng weight kasi syempre, baby mo yun. Paano na? So, talagang feeling ko talaga mamamatay ako, childbirth. Oo. Yun talaga yung sobrang feeling ko. And for the first 2 or 3 months, ganun ako. So, say ko, sigurado na ako cesarean birth. I went to a sports doctor to have my back check. And he told me only 30% dun sa case na meron ako can have vaginal birth. So, ang ginawa ko, nag-research pa ako. Tapos nung nabasa ko nga yung Inamis, A Guide to Childbirth, talagang sobrang change of perspective. So if you are investing in books about pregnancy and how you can best care for yourself and your child and also birth, no? Reading that book also for me made me more empowered as a woman who is pregnant and who's going to give birth to this baby. And kasi it's explained. I think ganun parang scientifically. Evidence-based siya. So, hindi siya parang evidence-based. Tapos, meron din siyang mga kwento ng sariling moms kung gusto niyo naman yung ganon. Yung mga so, encouraging hindi ka, hindi yan wishful thinking. Mm-hmm. Ano yon? Talagang may science behind it. And she's a midwife. And she still, I think until now, may center siya na nagpapaanak pa rin siya. So, but first is research. Why do we say this? Because we want you to know your rights. And many your options. Choices, your options. We want you to make an informed choice. Yes. Because I think, like her, kung ano lang yung nalagay sa utak natin. Actually, about kung ano lang nakita natin pregnancy sa movies. And birth. Diba sa movies kasi? Masakit. Kasi yung parang masakit. Mahirap, ganun. Kung ano yung media, populated sa media natin about it. Yun na lang yung pinaniniwalaan. And also, I think culturally, like here in the Philippines, the way pregnant women are treated, sometimes we feel like we're sick. I mean, I'm not against it. Pero parang minsan akala mo kasi parang pag tuwing magpapasok na butis, ay, upo po kayo, ay, wheelchair po kayo, ganyan. I mean, I totally get it. We just show our care and concern. Kaya lang, parang ang tumatak sa isip ko na nakala ko lang, ay, pag pregnant ka, weak ka. Pero mali pala, no? Parang ibig sabihin pala, the fact na pregnant ka, actually, healthy and strong ka kasi nakabuo ka ng isa pa sa loob ng sa pupunan mo. It is actually our second point. Second is move. So, move. Kasi yun nga, akala nga natin, pag pregnant ka, parang ka may sakit. Basically, tinatrato ka nilang may sakit. And I can never forget, one of the pastor's wives na nakausap ko nung una ko naging pregnant, sabi niya, remember, pregnancy is a state of health. Gumanon siya sa akin. Parang back then, naisip ko, parang it's so empowering kasi sabi ko, ah, healthy pala ako, nakabuo ako. Pero,
I think I really understood it fully when I lost two pregnancies. So one kid, then two miscarriages. Nagulat ako na yung dalawa na wala kasi walang kaproblema-problema sa first. Pero na-realize ko after so much research kasi hindi pala ako healthy. Kaya pala ako nawawala to carry and sustain the entire pregnancy. So it's one thing to conceive, another to sustain a pregnancy, and then another to give birth. So stages yon. But stage, we want you to understand that the conception in itself is already alerting you, hey, your body is actually healthy to conceive. Mm-hmm. So huwag ka magpalimit ka agad unless talagang sinabi naman sa'yo. May mga high-risk cases. Meron, no? Iba yun, ha? Siyempre, iba yun. We're talking about yung normal. General normal. So, ikaw, may ano ka pa ba about ako, move? Oo, kasi yan ang nag-change din ang buhay ko. Through Pilates, yun ang ginawa ko. Nung, actually, 2 months, 3 months, nagta-travel kami. And then, 4th month, umakyat ako ng Masungit, Geopark. Kaya alam niyo na ho, ba't ganun yung anak niya? Medyo malikot. 6th month, I swam with the dugong. 4th month on, I was doing Pilates up until when I gave birth. But you know, Pilates really helped me kasi actually ako, mahilig ako sa massage, diba? So I tried mga massage nung hindi po pregnant. Parang nung pregnant ako, nag-try ako magpa-massage. Pero I realized, mas masarap yung stretch ko na wala talaga yung mga body pains ko and all nung nagpapa-stretch ako through Pilates. Right. So important siya and it really helped me sustain yung habang nagli-labor ako. Yung meron akong strength kasi na-strengthen ko yung core ko all throughout the pregnancy. Yes. So there are many different kinds of exercises that you can do. You can research that on your own. Pilates. But of course, we always talk to your doctor about it. Of course. So, I asked my doctor or your healthcare provider about what I was planning to do. She said, go. So, and I have to say, listen to your body. Yes. So sometimes your healthcare provider will say things, but your body is telling you something else. So, parang ako, I think, yun yung natutunan ko sa pangalawa. Ano ba yung mga na-research ko or knowledge ko, information mo? Tinatry kong i-connect dun sa body ko. So, take this time to move. Kahit na siguro hindi ka naman mag-exercise talaga na Pilates, ganyan. Pero kung maglakad ka, tuloy mo lang yun. We just wanna assure you, pregnancy does not tell you to stop moving. You can actually still travel. Of course, take precautions lang kasi ang ano naman sa traveling dyan ay yung mga makakatch mo na virus and all. But strengthen your immune system. Yes. So parang not necessarily dahil pregnant ka, hihiga ka na. Correct. Okay? Oo. Okay, number 3. Canvas your healthcare providers. So, ano ba yung healthcare providers? May iba-iba tayo dyan. May OB, OB-GYNE. Meron ngang perinatologist ba? Perinatologist? Ano yun? Iba yun eh. Kasi parang mas tutok siya dun sa pregnancy. Okay, kasi yun. I think iba pag yun. Meron kang complications, ganun. So, merong OB, may peri, merong midwife. Midwife. Oo. So, yes. Huwag lang natin i-confuse. Ang dula ay hindi healthcare provider. Pero pwede siyang siya ay companion mo while you're in labor up until your birth. Kumbaga, companion na siya. Pwede siya tumulong pero hindi siya licensed to catch a baby, to deliver a baby, ganyan. Pero but, pwede siyang nag-doon. Also important to note na kahit ganun man, that doesn't make them not knowledgeable. Actually, they're also very knowledgeable. Our doula, we have the same doula. I also asked a lot of information from her. But just do remember na hindi pwedeng siya lang yung healthcare provider mo pag manganganak ka. Yes, oo. So, ano nga ba yung okay na healthcare provider para sa akin? Okay. Pero use this time to search around. Huwag niyo i-limit yung sarili niyo sa mga nakasanayan lang ninyo. Meron ako nabasa. Okay, magpunta sa isa't isa. I went to a midwife and I also went to an OB-GYNE. And in the end, actually, pareho ko silang gusto. So, I think ang pinaka-importante lang at the end of the day ay nakakasundo mo kung sino ang healthcare provider mo. Nabasa ko dati sa isang libro na dapat may checklist ka ng hinahanap mo. Kaya talagang kahit yung pag-canvas mo ng healthcare provider mo, naka-anchor yan dun sa research mo eh. Yung mga ayaw magpa-CS, kasi ako ayaw magpa-CS yung first ko. Ang nabasa ko dun, hindi ko na maalala kung saan libro yun eh, nasabi niya,
itanong mo ang ratio ng cesarean births ng doktor mo sa natural niya or vaginal delivery. Pero ako naman, sa experience ko, yes, tinanong ko yan. So actually, if you look at my blog, meron din ako doong mga questions for your healthcare provider. So ito yung mga tinanong ko, actually specifically dun sa aking OB-GYNE. Marami akong tinanong sa kanya. Yes. Isang time nagpunta ako sa kanya, nagbayad hindi para magpa-check up, kung hindi para magtanong ng napakaraming tanong. At dun ko nalaman na, oh my gosh, I love this woman so much. Right. I've learned later on that hindi lang din naman pala OB yung pwedeng magpanganak sa atin. Right. Maraming iba't ibang klase ng parang, ano ba tawag mo, healthcare providers. Ako, throughout our pregnancy. I would have to say naman na okay naman talagang pumunta ka sa doktor. Kasi ang maganda lang dyan is kung ikaw yung sensitive or high risk na klase ng pregnancy. Yes. I would have to say na kung sino ang una mong napuntahan, you are free to change. Yes. Any point in your pregnancy that you feel like the provider is not providing the best care for you, it is actually your right to change your healthcare provider. So, kasi depende talaga yan eh. Kaya nga yung checklist mo, ang importante eh. Kasi yun ang makakapagpalagay ng loob mo. Basta for now, i-research nyo muna ano ba ang mga gusto kong hanapin sa healthcare provider ko. Oo. Okay. Okay. Try not to be stressed. Okay. We're talking from the point of view na marami na kaming na-research, nabasa. I remember one time we watched a documentary together in utero. Okay. Doon, maraming na-explain tungkol nga dun sa somehow yung secret life ng babies in the womb. We've also read from other books na talagang stress plays a big part in the outcome din of you and your future baby. Parang one ganun. Specific thing na natatandaan ko from the documentary is that, di ba, when the babies are in the womb, they're developing different things. Yes. So they're developing, di ba, na alam hearing, natin by this time, yung ears nila or yung ganito-ganyan. And also the brain. The brain is not completely developed. The brain has many parts. But yung limbic brain is the part na parang ito yung brain na very primitive. Yung parang nagre-react siya like a primitive man. Yeah. Yung parang yun yung mga sa basics. Fight or flight. Mga ganon. Yung pag na-anxious tayo, yun yung nag-a-alert. Yes. Na-alert siya kasi siya yung gumagawa ng response. Ngayon, yung time na yun, nagde-develop yung part na yun ng brain ng baby. Tapos highly anxious ka at stressed. Or sabihin natin, nasa gitna ka ng isang, let's say lang, war. Oh, ayan, naalala ko yan. Dahil sa kakulangan ng binibigay mo ng sustansya doon sa anak mo, tas plus yung stress hormonally na napapasok lahat na sa kanya, yung limbic brain niya ang pinaka nagde-develop. Yes. At dahil yun yung pinaka nagde-develop, sobrang alert niya, sobrang anxious. Nasabi nga dun sa documentary, remember that it would have been okay if we were living in war. Parang lalabas siguro sa school yung anak mo, siya yung sasabihin, ang praning-praning ng anak mo, or bakit ganito, masyado siyang anxious, masyado siyang alert. Misplaced niya yung pagiging anxious na dapat sa talagang times of war lang nangyayari dun sa environment niya na wala naman talagang war, di ba? Yeah, one term that you can probably research on is epigenetics. I think yung studies kasi dyan, so sobrang ganda at sobrang lalim, it's not enough to have it in one vlog. Mm-mm. But we would give you keywords. If you wanna buy the film In Utero, also Secret below, Life of Babies, I guess, kasi yun yung first part. Secret Life of Babies na libro. Siya, and then okay. Microbirth. Microbirth is also, yun yung mga pinanood ko nung pregnant ako, that also convinced me why pregnancy is crucial. I think the bottom line of this kasi is we think that the baby is only existing, really, when the baby is already outside of the womb. But inside of the womb, the baby already has a life. Kunin nyo yung mga keywords na yon, kasi kung hindi, overnight na yung vlog. Meron akong isang book na binabasa, yung Do Fathers Matter? There, the author talks about epigenetics as well. Kasi nga, minsan, laging napupunta ang focus sa nanay. Correct. Pero ano ba ang ginagawa? Ano ang contribution ng tatay, even bago pa mag-conceive? They talked about that, epigenetics, about passing on fear, about studies na nagpa-pass on na kung ano-ano, even through the father, bago pa mag-conceive. So, it's very interesting. You can also use this time to cost. Parang ano ba yung mga pwede nyong, again, no, it all goes back to research,
goes back to your healthcare provider. You know, you can even do a comparative costing of how much it is to give birth in a hospital. Hospital A, mm-mm, Hospital B, Hospital C, and lying in, home. Ewan ko kung ano ha. Basta, check natin yan kung legal ba ang home birth or hindi. Uh-oh. But, pag kinumpare mo kasi, marami ka ring options eh. Mm-mm. Yung mga add-ons natin, katulad ng ultrasound. Yes. Marami kasi or how needed are they ba? Yes. Kailangan ba talaga? At saka kailangan ba talaga yung mga 4D na ultrasound? Exactly. Anong klase ba? Ang kailangan talaga ng doctors bayan or ng healthcare providers natin? Oh. Ako nga sinasabi nila eh, parang papa-4D ka ba? Sabi ko, magkano ba yan? Huwag na, makikita ko naman ang sign-up. Oo, ganun din ang sinabi ko. I must say, yung isa kasi pinanood ko ng birth vlog, tinitingnan yung 4D habang nanganganak siya. Aww, so parang sabi ko, really nice. Okay din naman pala rin kung gagastusan mo siya, tapos yun yung magiging parang inspiration mo to keep going. Yes, so, dito sa show na to, hindi tayo sarado sa ideas. Kahit na hindi namin ginawa, kahit na magkaiba tayo ng take, ang importante is we will give you all the options. Mm-hmm. And you are going to choose as much as we can. No? Yes, as much as we can. We can't naman cover everything, but what we can, we will give you, and the ending talaga is for you to have an informed choice. So, I think we basically covered almost everything. Just a warning that this is not for high-risk pregnancies. Like yung mga sinabi natin. Mga sinabi namin. Kasi yun ay kung everything is well and smooth. At saka anyway, safe naman yung mga sinabi namin is more of research. Which is, if you are high-risk, you research you go what to is a, best to a provider. So, hi! Hello. Yeah. So, this is my second born. Hi, Manny! Say hi! Yeah. What we want you to get talaga for this pregnancy is an empowering experience. Yes. No matter it's for the you. Outcome, if you get what you want or not, what is important is that you knew exactly your what you options were getting in, into, mm-hmm, and that you're empowered to make the right choices. So, we want you to be empowered, we want you to be respected, and we want you to subscribe! So, subscribe! Ano? Dito? Ready? Subscribe to your souls. Yeah. Subscribe to my mama and Nina. Aww. Very good. Okay, guys, thanks for watching this vlog. I hope we did help you somehow, and we'll see you next time. Bye! Bye!